Napakainam po na unawain natin yung relasyon ng Diyos sa tao. Dahil kadalasan, yung mga impressions natin ay nagtatakip sa mahalagang mga katotohanan na part din naman ng dapat ay mga impressions natin about God. Today, we will discuss our topic, ang subject natin, a transactional relationship. Isang relasyon na usapan at dinadaan sa magandang usapan. Salamat amang Diyos sa araw na ito. Salamat sapagkat meron kami privilege to worship you. Thank you, Lord, that it's just another day as usual. Hindi lahat ng tao, Panginoon, makakapagsabing it's just another day as usual. Merong mga dumaranas ng sobrang paghihirap. Merong nakakaranas, Panginoon, na mawala ng mahal sa buhay, mawala ng mga mahalagang bagay, all happening in just one day. So we celebrate and thank you for just another day. At lalong-lalo naman nagpapasalamat kami kung may mga espesyal na bagay na nangyari sa buhay ng mga kapatid. Pero kahit wala, Lord, yung walang naganap na malagim na mga bagay na sobrang nagpapahirap, sapat na para magpasalamat kami at magdiwang. Thank you, Lord, for health. Thank you for the things that you allow us to enjoy. Above all, thank you for your endless forgiveness. No, kung nagkakamali man kami, pinapatawad niyo. Yan ang hinihiling namin ngayon, Panginoon. Linisin niyo po kami. Patawarin sa lahat ng iba't ibang uri ng aming pagkakasala, pagkukulang, pagkakamali. At ngayon, nangangahas kaming lumapit sa inyo, humingi ng pagpapala bilang mga anak mong pinangakuan mo ng magagandang bagay at binibigyan mo ng pagpapatawad. Cleanse us and empower us to behold your beauty, to understand your word. We be the speaker, O God. Gamitin yung lingkod nyo, hindi man karapat-dapat, na maging daluyan ng iyong pagpapala at kayo ang mataas, ang katotohanan nyo magpalaya. Salamat, Ama. Pinupuri namin kayo, humihiling kami ng proteksyon sa lahat ng mahal namin sa buhay na di namin kasama at sa aming nagtitipon-tipon ngayon sa iyong paanan. Ililigtas mo kami sa gawa ng masasamang tao, masasamang espiritu. Protect us from malicious intentions of people and evil spirits. We put ourselves under your care, O Lord Jesus. We hide in the shadow of your holiness. Father, teach us. In the name of Jesus, your Son, we pray. Isang kakaiba at magandang pag-unawa sa relasyon ng Diyos sa tao, that it is very often a transactional relationship. Ano po ba yung transaction? Ibig sabihin, you do your part and I'll do mine. Gawin mo ang dapat mong gawin at dahil dyan, gagawin ko rin ang dapat kong gawin. Hindi laging ganyan ang relasyon natin sa Diyos. Madalas, it is a gracious relation, meaning God being gracious, na kahit nagkukulang ka, meron kang mga pagkakamali, pinapatawad, minamahal. Pero dapat din natin isipin yung transactional part, that there are things that God does when you, as believer, do your part. 1 Kings 6:11-3. The word of the Lord came to Solomon, as for this temple you are building, if you follow my decrees, carry out my regulations, and keep all my commandments, and obey them, I will fulfill through you the promise I gave your father, to David, your father. And I will live among the Israelites, and I will not abandon my people, Israel. Si Solomon po nito ay nagpapagawa ng isang napakagandang templo para sa Diyos for the first time. Nakatira lamang yung Ark of the Covenant, yung presence ng Diyos, yung symbol, isa lang tent, isang very humble shelter. Pero ngayon si Solomon, because the kingdom was secure, by his father, the warrior David, kaya meron ng enjoyment of peace. There was prosperity. There was relative calm. So now Solomon could build a temple. Sabi ng Diyos, well, tungkol dyan sa ginagawa mong templo na yan, biglang kumambyo ang Diyos. Kung susundin mo ang aking mga pinag-uutos, tutupdin mo ang lahat ng aking itinatagubilin, at magiging masundo rin ka sa lahat ng mga dapat mong gawin, tutupdin ko ang ipinangako ko sa iyong ama na si David. Hindi ko papabayaan ang Israel, mananahan ako sa kanila. Sa biglang tingin, akala natin yung templo ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay makikipisan sa kanyang bayang Israel. Pero hindi naman talaga yun. Sabi niya, as for this temple you are building, if you follow my decrees.
So yung pagsunod ni Solomon sa mga decrees ng Diyos ang magiging pangunahing dahilan sa kanyang pakikipisan sa mamamayan ng Israel, hindi yung building. Nevertheless, God promised to live among the Israelites. Magandang pangako yan sapagkat kung ang Panginoon mong Diyos ay hindi ka sinasamahan, ang Israel pa naman ay lagi nakikidigma, always under threat, napakasarap na marinig ang pangako ng Diyos na siya ay mamamahay kasama ng mga Israelita. That He would dwell with them and among them, effectively making the people, the nation, His temple, not the building. God promised not to abandon Israel and to hear and bless and protect all the time. God promised also to fulfill through Solomon the promises He gave to David. So Solomon, as king, would be a medium, a go-between, an instrument between the people and God. If Solomon or the king would follow God's decrees. Sabi niya, gusto mo na lagi akong kasama ng iyong bayan, mabuti gumagawa ka ng templo, pero hindi yan ang magiging dahilan para lagi akong sumama. Sasamahan ko kayo if you would follow God's decrees. If Solomon would carry out God's regulations, if Solomon would keep and obey all of God's commands. This transaction, we must never forget to appreciate, was triggered by Solomon's project, by Solomon's offering, by Solomon's deed. Ang Diyos nangako, natutupdin niya at sasama siya sa Israel bilang sagot sa project nitong si Solomon. Ang project niya, mahal, magastos, talagang mahal, hindi lang expensive, mahal kundi beloved project, a temple. Because Solomon was doing his part, God said, because you're doing your part, building a temple, now, I'm going to reiterate my promise and my promise that I gave to your father, David. Pero, hindi yung paggawa mo lang ang magiging dahilan, kaya ako tutup din ang pangako ko, kundi kung magiging masunurin ka bilang hari. God's presence would not depend on just the temple being there. You know, temples, sanctuaries, religious icons, did not really matter by themselves. Kahit ano pa yung gusali, ano pa yung imahen, ano pa yung dambana, baliwala yun. Acts 17:24, the God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by hands. Napakalinaw ng ginawang pagpapaliwanag sa New Testament kung ano ang attitude ng Diyos tungkol sa mga templo, mga imahen, mga dambana na akala ng iba tinitirhan ng Diyos. Kaya sobrang pinapahalagahan, sobrang itinataas. Sabi, ang Diyos na gumawa, lumalang ng langit at lupa, hindi pwede magkasya sa isang building. Lalong-lalo sa isang imahen o sa isang dambana, sa isang sagisag, sa isang simbolo. Hindi tinitirhan niya ng Diyos. Walang bagay, walang lugar, lalo't nilikha lang ng tao, ang dakila at ganap at sapat para tirhan ng Diyos. God cannot be housed in just a place or a man-made structure. But God's presence depended not on the building, but on Solomon's relationship with Him. Sabi, maganda yan, mainam, may templo, may sagisag ang bansa, may pupuntahan ng mga tao, may ipinagmamalaki, may lalapitan, mayroong pupuntahan na shelter to worship. Pero hindi yung building ang garantiya na pagpapalain ko kayo. Titira ako sa inyo kung kinalulugdan ko ang pagsunod ng hari. God's blessing is often transactional. It is often relational. And it is something to understand and appreciate. Lalong-lalo sa ating ngayon na modern-day grace-centered believers. Yes, God is gracious. Marami tayong na-enjoy na hindi natin deserved. Pero may mga e-enjoyan tayo na dapat i-deserve natin. Hindi lahat libre. Hindi lahat grasya. Sobra kasi ang emphasis sa grace, wala na tayong works. Wala na tayo kumisang inatupag kundi humingi na lang ng tawad. Wala na tayong pagsisikap na talagang matanggal yung dahilan ng paghingi ng tawad. Ibig sabihin, makapamuhay ng matuwid.
Sa kasaysayan, maging ang mga patriarchs, maging ang mga propeta, ang mga dakilang babae at lalaki sa Biblia, madalas humihingi sa Diyos, pero meron silang bargaining chip. Meron silang iniaalay o meron silang ipinapaalala sa Diyos na sapat na dahilan para ibigay ng Diyos ang hinihingi nila. Hindi lang hingi ng hingi, wala namang patago, hingi ng hingi. So Genesis 18, for instance, verses 23 to 26, which we will not read, Abraham was obviously in a good standing with God. And because of his good standing with God, he pleaded with God to spare the city of Sodom for a few righteous men who might be living there. Sabi ng Diyos, oo nga, wawasakin ko, gugunawin ko yung syudad. Si Abraham, nagkaroon siya ng karapatan, kung matatawag nating mini-micro karapatan, na humingi sa Diyos kasi nagpamerienda siya eh. Dumating ang Panginoon, may kasama mga anghel, niyaya niya sa kanyang tent at ipinaghanda niya. He earned his right to request. Dahil meron na siyang ibinigay. Alam naman, nasa lubong mo lang, hihiling ka na. Meron siyang ginawa tulad ni Solomon, gumagawa ng temple, na ito ngayon yung unang move at yung Diyos naman na magmo-move. Pero tatandaan natin, ang paghingi ni Abraham, hindi lang dahil naging hospitable siya, hindi lang dahil siya ay may pananalig, kundi sabi niya, for a few righteous people, please don't destroy the city. In other words, the entire city of wicked people, meron silang bargaining chip sa Diyos, meron silang isusukli para sabihin, huwag mo na kaming gunawin alang-alang dito sa konting matuwid. So katuwiran pa rin, human achievement by God's grace and empowerment would procure God's kindness. So Abraham was bargaining. Very interestingly, sa Genesis 32, si Jacob wrestled with God and more interestingly, won the match. Magdamag silang nagbubuno. At itong magmamadaling araw, nagsisikat na ang araw, nagmamadali na itong divine to go up to heaven. At ayaw siyang pawalan itong si Jacob na obviously nananalo doon sa match. Hindi natin alam kung ba't nangyari yun at hindi pinapaliwanag. Pero sabi nung divine, pakawalan mo na ako, mag-umaga na. So, hindi ko kayo papawalan pag di niyo ako binless. At dahil doon, binless siya. So Jacob's bargaining chip with the divine, his victorious strength. May kapalit. Papawala kita ko, i-bless mo ko. At marami ganun sa Bible eh, yung aalis na, I will not leave until you bless me. Marami din kumisan, mga members pupunta sa pastor, o sige po, bye-bye. Ay, hindi po ako alis, hindi niyo ako bine-bless. Yung ayaw umalis, pag hindi bine-bless. So sabi ni nitong si Jacob, ay, kailangan i-bless mo ko bago tayo maghiwalay. At dahil panalo naman siya sa match, na-earn niya yung right para hingin yung blessing. Again, going back to our major topic, God's presence among the people depended on the standing of their king and leader, the father of the nation. Isa po ito na dapat nating unawain, at kung hindi man natin maunawaan, dapat tanggapin. Ang pakikitungo ng Diyos doon sa mabababaang ranggo depende sa relasyon niya doon sa sumasakop at nakakasakop sa mga yun. Sa Exodus 20 verse 5, I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generations of those who hate me. Sabi mo, okay, nalaman ng second, third, and fourth generation. Hindi ipinaliwanag, pero nadadamay hanggang ikaapa na saling lahi, hanggang apo sa tuhod, dahil sa kasalanan ng tatay o ng lolo. Kaya napakalaking pananagutan na maging tatay, maging nanay, maging head ng kumpanya, maging manager, kasi ang Diyos, ang gusto niya talagang pakikitungo, theocratic. Nasa taas siya, may kausap siyang isang leader. At sa pamamagitan ng leader na yun, doon niya binebless o pinaparusahan yung mga tao sa baba. Kaya pag ang isang bansa, may leader na corrupt, nagdurusa ang buong bayan. Sabi sa Lamentation 5:7, our fathers sinned and are no more, and we bear their punishment. It is something I will not apologize for God. Kasi it's a given. Ang dapat lang nating dibdibin kung tayo yung may mga pananagutan, kailangan matuwid, kailangan mahusay, kailangan maayos. Dahil si Solomon, sabi ng Panginoon, makikisama ako sa iyong bayan kung ikaw magiging mabuti.
So kung hindi siya naging mabuti, pati yung mamamayan na mabuti, nadadamay. Kaya yung pagiging leader, hindi basta-basta. Hindi ka basta nagli-leader-lideran dyan kung wala ka naman pag-ibig sa mga tao, tapos mamumuhay ka ng bulagsak na pamumuhay na papahamak sila dahil sa'yo. Kitang-kita natin nangyayari yan sa mga pabayang tatay. Mga sugarol na magulang, madalas hindi nakaka-enroll ang anak dahil natalo. Madalas hindi nakakain ng masarap o hindi nakakain ng anuman dahil natalo sa sugal. Mga naglalasing na mga tatay, mga kuya, mga lolo, tinguuwi na lang, kinakabahan yung mga tao, yung mga bata, natatakot baka kung anong mangyari sa kanila dahil lasing na naman tong si tatay. Nadadamay ang lahat. Hindi pwedeng sabihin ng mga bata sa Diyos, hindi man po ako yung naglasing, ba't ako nadadamay? That's the way it is. Kaya, nagiging dapat responsible talaga yung mga matataas ang ranggo. Ibig sabihin, yung may pananagutan at may sakop. Anak mo, sakop mo, tao sa kumpanya. Siyempre, kung ikaw ay hindi mabuting manager, hindi ka mapagkalinga na presidente ng kumpanya, lahat ng tubo sa inyo na lang, hindi na kayo nagbibigay doon sa mga tao sa baba, kawawa sila. Ganon din lalo kung head of state, kung governor, kung leader of a nation or a province or a town. Kaya nagkakanda, peste-peste ang buhay ng maraming tao kasi corrupt ang mga opisyal. And that's the way it is. Hindi natin ngayon yan sakop para baguhin. Ang ating ngayong layunin, mga kapatid, unawain yung katotohanan na yan and to live in harmony with the truth and to benefit from knowing how God operates. So reminder to leaders, to fathers and mothers, secure God's abiding presence in your organization by being godly. Ang mga leaders may privilege. Tulad ng mga magulang may privilege. Iginagalang, sinusunod. Yung privilege may kasama yun na pananagutan. Kasi yung privilege ang sukli sa'yo. Bakit ka sinusuklian? Kasi may pananagutan ka. Kasi kahit na mahirap maging matuwid, nagpapakatuwid ka. Kahit mahirap gumawa ng tama, at masarap gumawa ng mali, ang gagawin mo yung tama, leader ka kasi. And in exchange for that, you are respected. Usually in the organization, you are paid more. Mas malaki yung sweldo mo. Kasi dapat mas marami kang sakripisyo. Hindi puro privilege, tanggap ka ng tanggap ng privilege because of a high position, tapos wala kang inilalagay doon sa sistema, wala kang kontribusyon. Trade yan. Transaction yan. Do your part so that you will get your share. It's very important that we earn God's blessings for the people under us through our obedience, through our kindness of heart in the case of Abraham, and through our strength and victory, not over God, but over sin and over ungodliness. The strength from which we can draw inspiration sa buhay nitong si Jacob. Sa Proverbs 29:16, when the wicked are in authority, transgression increases, but the righteous will look upon their downfall. Nakita niyo kung anong gusto ng Biblia? Pinapakita, pagka ang nasa posisyon ay masasama, dumadami ang kasamaan. Nadadamay ang lahat. Pero sabi, ang mga matuwid, titingnan nila at titiyakin nila na babagsak ang mga masasama na leaders. So wicked authoritarian leaders will fall. And the righteous will see that they fall. Hindi mo sila susuportahan. Hindi mo sila kukonsentihin. At nang matapos ang kanilang kapangyarihan, at matapos ang lagim na dinadala ng kapangyarihan nila, hindi ibig sabihin ng righteous ka, kinukonsente mo yung masama, pipikit ka nilang ipapasa Diyos mo. Pagka ang mga matutuwid ay tahimik, ang maingay ay yung mga liko. Pagka ang mga matutuwid ay walang ginagawang tama, binibigay nila ng espasyo para gumawa ng masama yung mga hindi matuwid. Proverbs 28:15, like a roaring lion or a charging bear is a wicked man ruling over a helpless people. And God is very displeased. Bakit hinahayaan din ng Diyos na madusa yung mga nandun sa baba, pagka-corrupt yung nasa taas, para gumawa sila ng paraan para ituwid ang liko, para matapos ang kanilang pagdurusa. Hindi para tanggapin na lang nila ng tanggapin, wala na silang ginagawa para tapunan ang liwanag ang madilim, ituwid ang liko, itama ang mali.
at bigyan ng hustisya, parusahan ang gumagawa ng mali, at bigyan ng gantimpala ang gumagawa ng tama. Ganyan ang governance. Hindi lang sa governance sa isang bayan, ganun din sa isang organisasyon, isang kumpanya, ganun din sa isang pamilya. Kailangan ang mali ay itinatama, ang liko ay tinutuwid, at ang mabuti ay binibigyan ng gantimpala. Meanwhile, kung hindi naman tayo yung makapangyarihan, at kahit makapangyarihan ka kuminsan, may nakakataas pa rin sa'yo. So if you're a subject, a subordinate, if you're a child of a parent, do not neglect your own personal standing before God. Lalong-lalo kung yung nakakataas sa'yo, ungodly, wicked, and corrupt, madadamay ka sa kanya, ang tiyakin mo naman, sa abot ng iyong makakaya, ikaw personally, meron kang good track record. At nang yun man lang ay mapagparoonan para maging mabuti pa rin sa iyo ang langit kahit parusahan yung nakakataas sa iyo. At kung madamay ka man, magkaroon ka ng protection sa sobra at labi sa pagkakadamay. It is your personal righteousness that will be your shelter when those above you are wicked and corrupt, and when heaven pounces on them with the punishments of the Almighty and righteous and just God, your only shelter is your own personal holiness, your personal righteousness. Kaya kahit na malaki ang nagagawa at di nagagawa para sa atin, nung righteousness, nung nakatataas, dapat sa iyong sarili meron ka pa rin. Lalo at unrighteous yung nasa taas. Halimbawa, kung ang mga magulang mo nga ay pabayana, ang mga magulang mo nga ay bayolente, ang mga magulang mo nga ay hindi na mabuti, dapat magpakabuti ka na. Kasi madadamay ka sa kamalian nila, tapos ikaw mismo wala ka rin tamang ginawa, edi magdodoble ang pagdurusa mo. Kaya kung ikaw ay nasa isang kumpanya, na corrupt yung mga nasa taas, mga tamad, ayaw gumawa, gumawa ka na. Baka sa paggawa mo, medyo mag-survive yung company, kundi sasama ka na rin sa mga late, sasama ka na rin sa mga tamad, sabay-sabay na kayong pumirma para bigyan ng death sentence yung kumpanya nyo. Sabay-sabay na kayong babagsak. Hindi dapat tinutularan yung mali kahit nasa taas siya. Para pag dumating ang hatol ng langit, siya nalagang tamaan at ikaw magkaroon ka kahit malang kaprasong protection. Pero madadamay ka rin. Hindi pwedeng hindi. Because that's the way it is. So your personal righteousness could be your only shelter and protection when your king, whatever that means, is displeasing God. So, man's relationship, man's standing before God, is not always, but very often, transactional, as we have said. Ano ngayon ang application niyan sa buhay natin? Transaction kasi, ito yung bayad ko, akin na yung produkto. Ito yung bayad kong malaki, akin na yung sukli. May palitan, kaliwaan. At maraming relasyon sa Diyos, kaliwaan. Bagamat marami din one way, Diyos lang ang bigay ng bigay. Pero meron na kailangan kaliwaan. In dealing with God, you should have bargaining chips. At hindi masama ang sinasabi ko sa inyo. Nasa Bible lahat ang example. Be rich in godliness. Be rich in godly service and offerings. Habang kaya natin, mga kapatid, deposit ka dapat ng deposit sa langit. Para kung mga ilangan ka, meron ka ma-withdraw. Well, God is God of grace. And God can give us what we never deserve. And very often that's the case. Don't forget that God is also God of justice. Anong ibig sabihin ng justice? Kung may ginawa kang mabuti, may reward yun. Kung may ginawa kang masama, may punishment yun. So dapat hanggat kaya gumawa ng mabuti. Ang mga propeta, pag nananalangin, si Nehemiah, very interesting. Nehemiah 13:14, nagdadasal siya sa Diyos. Tapos sabi niya, "Remember me for this, O my God, and do not blot out what I have so faithfully done for the house of my God and its services." Si Nehemiah naging instrumental in repairing, reconstructing the temple in Jerusalem. Ang laki ng hirap niya. Guhu-guhu na yung templo na yon, matagal na pabayaan, sapagkat yung buong bayan binihag, dinala sa ibang bansa. Nung makita niya yon, sobrang lungkot niya, giba-giba, durog-durog. Pero isang malaking proyekto, nagkaroon uli ng mga pader, nagkaroon ng mga gates ang Jerusalem at nire-repair nila, even the house of God. Anong sabi sa Nehemiah 13:14?
Oh my God, huwag niyo pong kakalimutan ang mga pinagagawa ko, ha? Yung mga ginawa ko. Ayan, nilagay ko yung bato dito, tinayo ko yan dyan, naglagay ko ng bubong doon. Hindi naman minsama ng Diyos, eh. Tayo ba, pag humarap sa Diyos, may masasabi tayong Diyos ko, huwag niyo naman kalimutan yung nagawa ko na. Yun ang point, mga kapatid. Samantalang gagawa tayo ng mabuti, hindi para magka-points, pero nagkaka-points ka whether you like it or not. So gumawa ka dala ng mabuti. Kung ayaw mong gamitin, di huwag. Pero kung dumating ang panahon na may matindi kang ipinapakiusap sa Diyos, meron ka malang mabuklat na Diyos ko, alalahanin niyo naman po yung ginawa ko. Hindi naman masama, nakikita niyo ginagawa ng mga propeta. Siyempre, hindi naman yan sumbat sa Diyos. Wala naman tayong pwedeng gawin. Nahihigit sa ginagawa niya sa atin. Pero meron ka man lang masabi. Meron ka man lang mailabas na track record mo para hindi naman empty-handed na empty-handed darating ka sa Diyos at hihingi ka ng blessing. Wala ka man lang kasi naman nagawa. So, may we be rich through our godly deeds. Because in the transactional nature of some of the facets of our relationship with God, you will need your points. Whenever you can, therefore, do good. Kung kaya nyo, kumakanta kayo sa choir, medyo masakit lang yung ulo nyo, hindi pa kayo mamamatay, okay, umabsent, kaya nyo pa eh. Para kung darating yung a-absent ka ng 3 taon dahil nabaliw ka, may maipaalala ka naman sa Diyos na, Lord, 3 weeks naman po akong umattend nun, di ba? So, please, pasensya na kayo, 3 years ako ngayong hindi nakapunta. May masabi ka man lang, no? Whenever you can, be good. Yung kaya mo pang tiisin na huwag magalit, huwag ka munang magalit. At least nakascore ka nun. Pagka ngayon sumabog ka na minsan, Lord, alam niyo naman, hindi naman ako lagi sumasabog. Diba? Yung, kaya pasensya na kayo't sumabog ko ngayon. Pero kung araw-araw na lang sumasabog ka, anong inaasahan mo na masabi mo man lang sa Diyos? Whenever you can, give of yourself. Because there will be times when you have to ask and receive. Whenever you can, gather for yourselves treasures in heaven against which you might be able to withdraw in times of need, in times of weakness, in times of failure. Don't get this wrong. Hindi tayo nakikipag-trade with God. Wala tayong kaya doon. Wala tayong kaya ibigay. Pero as exemplified by the prophets and by the patriarchs, meron ka man lang mabuklat at maipakita. Plant whenever you can. Plant whenever the weather permits it. Because it will not always be like that. Kaya sabi ni Lord sa John 9:4, as long as it's its day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Dumadating sa tao. Nararanasan niyo ba, mga kapatid, na kumisan parang tuyong-tuyo kayo spiritually? Gusto niyo magdasal? Parang wala kayo sa mood. Di ba lang kayo makapagdasal? Ang ganda naman, kung darating yung panahon na yon, masabi mo sa Lord na, Lord, hindi naman po ako laging ganito. There were moments when 12 oras talaga ako nagpe-pray para sa mga kakilala ko. Alam nyo yon. Ang sarap yung ang daming panahon na dasal ka ng dasal para sa mga tao, tapos nung dumating yung panahon na ikaw mismo, parang tuyong-tuyo spiritually, wala ka nang maidasal, nangyayari yun eh. Na pagtetekstan mo sila lahat, hoy, ipanalangin nyo naman ako ngayon, matapos ko kayo ipanalangin na kaya tagal-tagal, ako naman ngayon yung needy eh. Importante na may tanim. Importante na may binubunot. Sabi nga ng matatanda, pag may isinuksok, may binubunot. Kasi nung araw, yung mga bubong ng bahay na pawid, pag may konti kang pera, pwede mong isuksok dun. Abot mo kasi. So ngayon, pag kailangan mo, may mabubunot ka. Napakagandang metaphor. It is important for us to do this. Ngayon, mga kapatid, hindi lang sa relasyon natin sa Diyos yan dapat apply. Dapat apply din natin sa tao. Mahal nyo sa buhay, kakilala nyo, kaibigan nyo, habang kaya nyo magbigay, magbigay kayo. Kaya nyo pa eh. Tumigil na lang kayo pag talaga hindi nyo na kaya. At baka doon naman mabaligtad, kayo naman yung humingi. Diba? Masarap naman yung manghihingi ka, pero kahit gunitain mo ng mga nakaraan na may ibinigay ka naman, kesa walang-wala kang maipaalala. Pero hindi tayo nagbibigay para may maisumbat ka pagkatapos. Pero kung dumating ang panahon na ikaw nangangailangan, magandang meron ka naman na track record. Kaya mo pang magpasensya, magpasensya ka. Marami kasi sa atin, hindi pa naman sagad, kaya pa natin, pero hindi na natin kinakaya. Kaya pa natin magpatawad, pero ayaw na natin, tama na, hanggang dito na lang. Hanggang kaya mo, gawin mo.
para pag dumating ang panahong ikaw nangangailangan, marami ka naipon na goodwill. If our relationship with God could be transactional in some ways, all the more, yung relationship natin with people. Hindi pwedeng kung munanay mo yan, hingi ka na lang ng hingi buong buhay mo. Darating naman dapat panahon, ikaw naman nagbibigay. Yun yung transaction. There is an unwritten transaction na nung maliit ka, mahina ka, inaalagaan ka ng magulang mo. Nang tumanda naman siya, siya yung nanghina, ikaw naman mag-aalaga. Transaction yun. Hindi mo dapat tinatalikuran yung kontrata na yun, hindi ko mo walang pirma ng abogado. Maraming kontrata ang buhay. Ginagawa kita ng mabuti ngayon, hindi para sumumbat, pero may contract yun. Pag tinanggap mo yung mabuting ginawa ko sa'yo, may contract tayo. Pag kaya mo naman, gawa ka rin sa akin ng mabuti. Give and take. Inhale, exhale. Receive, give. This is the cycle of life. And we have seen this very clearly in the way God dealt with men. Basahin niyo ang Bible, ang dami-dami mga holy men and women. The Lord, tandaan niyo po yung ginawa ko, natatandaan niyo. Biglang, sige, ito, ibibigay natin sa'yo. Gusto kong ulit-ulitin mga kapatid, hindi tayo gumagawa ng mabuti para may maisumbat o makipagtuusan sa Diyos. Wala tayong kayang gawin yon. Pero sa example na nakita natin sa Bible, it works. So habang kaya, gumawa ng mabuti, night is coming when you cannot work. Habang may mga taong may mga sakit, kaya mong dumalaw, magdadalaw ka, kasi hindi mo alam kung kailan ikaw na yung mararatay na ikaw naman itong aasa sa ligaya na ginagawa ng pagdalaw sa'yo. Habang kaya. Sobra na kayong naaabuso, pero sige pa, kaya nyo ba magbigay? Magbigay pa kayo. Kamangha-mangha ang naaabot ng isang taong nagsisikap na magpatawad, magbigay, magmahal. Kadalasan, tumitigil na lang tayo kasi nagpa siya tayong tumigil, pero kaya pa kung gusto pa. Parang mga magtataka kung minsan yung mga tao na hulog mula sa 10th floor tapos nabuhay pa rin. The human body can be so awesome. No? Maraming nangyayaring mga kamangha-mangha kagilagilalas. Pero body pa lang yun. What about the human spirit? The spirit that comes from God. Kaya yung mga asawang ayaw na magpatawad, makikipaghiwalay na lang. Kaya nyo pa. Kung talagang magpapasya kayo, mapapatawad nyo pa yan. Yung mga ayaw na magbigay, meron pa. Meron pa. Gawin natin yun. Pinakakaulit-ulit ko, dahil nasa Bible ang example, that whenever you transact, make sure that you have great bargaining chips. You'll never know when you might need this. Panginoon naming Diyos, ano kaya ang kahulugan nito mga ito sa aming buhay? Una, nagpapasalamat kami because you are gracious. Marami kayong binibigay sa amin. Kahit wala kaming isukle, ibayad o ipalit, binibigay nyo pa rin dahil napakabuti nyo. At kami man, Panginoon, nararanasan din namin kumisan yan, lalong-lalo sa mga mahal namin sa buhay. Bigay din kami ng bigay dahil mahal namin, kahit walang kapalit. Pero ituro mo sa amin yung halaga ng katotohanan na may transactional dimension ang mga relasyon. Maging relasyon namin sa inyo at relasyon namin sa aming kapwa. Teach us to use your power that you have given us to be giving, as forgiving, as kind, as good as possible. So that when time comes, when we have to be the recipient of goodness and kindness and forgiveness, there will be enough goodwill to draw from. Ito ang iyong katarungan. Turuan mo kami man maging makatarungan. Turuan mo kaming suklian ng mga kabutihang tinatanggap namin sa iyo at sa aming kapwa. At kami naman, Panginoon, matuturing magtanim. Magbulay-bulay tayo na ilang saglit, mga kapatid, kung ano ang kahulugan nito sa inyong buhay, sa relasyon natin sa Diyos at mga mahal niyo sa buhay. Don't forget, as much as possible, plan, do good, because it's a transactional relationship. Be alone with God and be blessed.